Ang athlete's foot o alipunga ay isang fungal skin infection na kadalasang nagsisimula sa pagitan ng iyong mga daliri sa paa. Common ito sa mga taong madalas na mayroong mapawis na mga paa at laging nagsusuot ng mga masisikip na sapatos. Ang mga sintomas ng athlete's foot ay makati at cracked na mga rashes. Ang kondisyon na ito ay nakakahawa at maaaring kumalat sa pamamagitan ng sahig, tuwalya o damit. Ang alipunga ay related sa iba pang fungal infections tulad ng ringworm at jock itch. Ano nga ba ang mga sintomas, gamot at home remedies ng alipunga? Tara na at ating alamin! Sintomas. Ang athlete's foot ay maaaring maapektuhan ang isa o parehong mga paa. Ang mga karaniwang senyales o sintomas nito ay ang mga sumusunod. Crack na balat sa pagitan ng mga daliri ng paa. Pangangati, lalo na pagkatapos hubarin o tanggalin ang medyas at sapatos. Namamaga at namumulang balat. Namamaltos. At tuyong balat sa ilalim ng paa. Mga sanhi. Ang athlete's foot ay dulot ng parehong fungi na nagdudulot din ng ringworm at jock itch. Ang mga basang medyas at sapatos, kasama ng mahalumigmig na mga kondisyon, ay pabor sa paglago ng fungi na ito. Ang alipunga ay nakakahawa at pwedeng mapasa sa pamamagitan ng direktang contact sa infected person. Maaari rin itong kumalat sa mga gamit gaya ng towel, sahig at sapatos. Maaari itong kumalat sa ibang parte ng iyong katawan, lalo na kapag kinakamot mo ang infected na parte ng iyong paa. Home remedies. Mayroong ilang home remedies na maaaring makatulong sa paggamot o pag-iwas sa alipunga. Hydrogen peroxide. Ang hydrogen peroxide ay kaya makapatay ng fungus at bakterya na pwedeng makapagdulot ng impeksyon. Direktang maglagay ng hydrogen peroxide sa affected na area. Ito ay maaaring masakit at pwedeng magbubble, lalo na kung ito ay mayroong sugat. Gawin ito 2 beses sa isang araw hanggang mawala ang impeksyon. Rubbing alcohol. Gaya ng hydrogen peroxide, pwede mong i-apply ng direkta ang alcohol sa affected na parte ng iyong paa upang mapatay nito ang mga fungi. Pwede mo ring ibabad ang iyong paa sa isang balde na mayroong mixture ng 70% rubbing alcohol at 30% tubig sa loob ng 30 minutes. Sea salt baths. Ang sea salt ay mayroong matapang na antibacterial at antifungal properties. Kaya, ito ay isang magandang natural na treatment para sa alipunga at sa iba pang komplikasyon. Pinapatigil nito ang pagdami at pagkalat ng alipunga. Ihalo ang sea salt kasama ng iba pang natural ingredient gaya ng suka upang makagawa ng parang taste. Ang isa pang alternatibong paraan ay ang pagbabad ng iyong paa sa mixture ng maligamgam na tubig at sea salt. Gawin ito for 20 minutes. Talcum powder. Ang talcum powder, cornstarch at baby powder ay gumagana sa pag-treat ng alipunga sa pamamagitan ng pagpapanatili itong tuyo at malinis. Mahihirapan ang fungus na magparami kung papanatilihin mong tuyo at hindi ma-moist ang iyong paa. Upang gamitin ito, maglagay ng talcum powder direkta sa areyang affected bago ka magsuot ng medyas. Iwasan na ma-inhale ang talcum powder.
Vicks Vapor Rub. Ang Vicks ay hindi lamang pampawala ng sintomas ng ubo. Ito rin ay nakatutulong sa pag-treat ng alipunga. Ito ay isang kadahilan ng mayroon itong eucalyptus at menthol. Ang mga ito ay mayroong antifungal properties. Maglagay ng Vicks sa affected na area kada gabi habang minamasahe ang iyong paa. Gawin ito for 1 month. Essential oils. Ang mga essential oils ay nakatutulong upang maiwasan ang paglala ng iyong alipunga at ang paglago ng mga bakterya. Ang ilan sa mga ito ay ang tea tree, bitter orange, peppermint, at eucalyptus oils. Ngunit, ang mga ito ay hindi completely nakapaggagamot ng alipunga. Baking soda. Ang baking soda ay effective din sa pag-treat ng alipunga. Ayon sa isang pag-aaral, ang baking soda ay mayroong antifungal properties kapag ginamit sa balat. Maghala ng 1/2 cup ng baking soda sa isang balde ng maligamgam na tubig. Ibabad ang iyong mga paa for 15 to 20 minutes, 2 beses kada araw. Huwag ito bandlawan pagkatapos at ituyo ang iyong mga paa. Prevention. Ang mga sumusunod na tips ay effective sa pag-iwas at pagkalat ng alipunga. Let your feet air out. Kung kaya, magsuot na lamang ng sandals upang makahinga ang iyong paa as much as possible. Wash your feet daily. Gumamit ng maligamgam at masabon na tubig sa paghugas ng iyong mga paa at patuyuin ito gamit ang malinis na towel, lalo na sa pagitan ng iyong mga daliri. Maglagay ng foot powder kung ikaw ay laging nagkakaroon ng alipunga. Change socks regularly. Magpalit ng medyas araw-araw, lalo na kung pawisin ang iyong mga paa. Piliin ang mga medyas na gawa sa cotton imbis na gawa sa nylon. Dahil ang mga medyas na gawa sa cotton ay mas nakapagtutuyo ng iyong paa. Alternate pairs of shoes. Gumamit ng iba't ibang sapatos araw-araw. Ito ay nakapagbibigay ng oras para sa iyong sapatos na matuyo. Protect your feet in public places. Magsuot ng waterproof sandals o sapatos kapag ikaw ay pupunta sa mga public pool, shower, or locker rooms. Be aware of the risk factors for spreading the condition. Kung ikaw ay may kasama sa bahay, huwag kang makihiram ng sapatos, bedding, o kaya naman ay towel sa kanila. When to see a doctor? Kung ikaw ay mayroong rash sa paa nang hindi gumagaling, kahit ginagamot mo na ito ng 2 linggo, magpatingin ka na sa doktor. Kung ikaw naman ay mayroong diabetes, magpatingin na kaagad kung sa tingin mo ikaw ay may alipunga. Lastly, kung ikaw naman ay mayroong senyales ng impeksyon gaya ng pamamaga, pagkakaroon ng nana at nilalagnat, agad nang magpatingin sa doktor. How soon after treatment will I feel better? Sa pamamagitan ng maayos na diagnosis at paggagamot, ang alipunga ay maaaring mawala sa loob ng 1 hanggang 8 linggo. Siguraduhin na sinusunod mo ng maayos ang instructions ng iyong doktor. Mahalaga rin na tapusin mo ang buong gamutan. Kahit na mawala ang sintomas, maaaring ikaw ay mayroon pa ring athlete's foot. Kung hindi mo tatapusin ang iyong gamutan, may posibilidad na bumalik ito at mas mahirap nang gamutin ang alipunga. Nagustuhan niyo ba ang aming video?
Ano pang hinihintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na! At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. Muli kaming Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!